sa sitwasyon na yun, brother, na blinak ako sa tawag nun, group chat, ay siyempre masakit sa akin dahil ano ba ang dahilan? So, sapagkat talagang ang aming mga relasyon bilang mga magka-classmate noon ay talagang napaka-close. Pero dahil doon sa pangyayari yun ay talagang ako yung namakha. Wala nang ibang dahilan, brother, dahil ako ay isang Muslim. See? At ganoon din na yung mga close ko nung ako'y hindi pa Muslim na talagang kakilala ko ay talagang nagkukumustahan. Pero nung ako'y Muslim na, yung ibig sabihin ay pag ako'y larga, nagbibigay sa kanila ng kumusta, message sa kanila, ay hindi nila sinasagot. So, wala nang ibang dahilan kundi dahil tayo po ay isang Muslim. Kaya dito, brother, ay mahirap na ikang ay tanggapin. Ito yung stand ng kalagayan dun sa lugar namin. Pero ang point dito, brother, dun sa lugar namin, pero dito naman sa tinitira ko, dito sa Caloocan, isang punto, brother, na may dagdag ko dyan, ay walang problema. Bakit? Makikita mo, brother, na sa lugar ko ay dahil kami lang ang Muslim. At alhamdulillah, ang isang magandang balita rito ay meron akong masjid. No? Nakapagpatayo tayo doon ng masjid na tatlong palapag, sabihin natin, na doon sa baba ay panlalaki, sa taas ay pambabae, at doon sa taas ay multi-purposes. Kaya dito, brothers, ang maganda rito ay yung mga kapitbahay ay mga Muslim na, at tuwing Biyernes, yung Salatong Juma, kung tawagin natin, brother, ay hundreds ang mga pumupunta at nagsisiksik ang kami doon, brother. Ganun ang ano yan. So, yan sa parte ng tinitira ko ngayon sa Caloocan, sa Maynila, brother, ay walang problema dahil ang acceptance o kaya yung pagtanggap nila sa Islam ay napakadali at saka talagang tanggap nila ang Islam. Alhamdulillah, makikita natin na doon sa lugar mo dati, doon sa Isabela, na mayroong mga konting problema rito. Gusto ko lang sana linawin dito, si Brother Omar po ay isang Barikislam. Siya po ay Ilocano. So baka iniisip nila na mga ka-group chat mo dati ay dahil sa naging Muslim ka na, ay terorista ka na, hindi naman kaya. Kasi Muslim ka na eh. Hindi naman sa ganun ano. Ito isang biro lang mga kabayan, pero katotohanan, makikita nyo ha. Pag kami, sila, na nag-Barikislam, karamihan ng mga kaibigan namin, ay lumalayo. Bakit nga ba? Kasi iniisip nila, Muslim na yan, mga mati tao yan. Bakit ba ganun? So, bigyan natin ng konting paliwanag ito at si Brother Romeo talagang napagandang kwento ng kanyang buhay. Meron pala siyang bahay doon sa Caloocan at meron silang masjid, mashallah. Kung titignan natin si Brother Omar ay talagang napakasimpleng tao sa aking unang paningin. Simpleng tao, but napakarami ng ginagawa niya para lamang sa kanyang religion Islam. Isang Barik Islam po, hindi po siya terorista. Ginagawa niya ang kanyang obligasyon bilang isang Muslim. So, balikan kita, Brother Omar. Ano pang mga may dadagdag mong plano doon sa dati mong lugar, sa Isabela, bilang isang Ilocano? At ano ba ang plano pang gawin doon sa iyong bahay dito sa Caloocan? Okay. Doon sa Isabela, brother, ay noong pa man ay nagkaroon ako ng talagang plano na nasabi ko na ay magkaroon ng radio program. No? Nagbalak na ako noong pa. Subalit, ang problema ay hindi dumating yung punto na magkaroon ng kontrata dun sa tinatawag na Bombo Radio dito sa Kawayan, actually. At nakausap ko ng mga mga Muslim dun sa lugar na yun, subalit hindi po nangyari. So, kaya maaring hanggang ngayon ay ganun ang sitwasyon dun. Subalit, kung titingnan natin dito sa parte ng Ascahul, dito sa Isabela, brother, ay maraming mga Muslim sa ibang lugar. Tulad halimbawa sa Kawayan, Santiago, na kalapit dun sa bayan ko na magsaysay o kaya tumawin niya. So, dito, inshallah, ay sabi ko nga na pagbibigyan pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon ay ika nga ay makapaggawa tayo ng isang programa o isang paraan na may palaganap ang Islam dun sa lugar na yun, sa Bela. Dito naman sa Caloocan, brother, tingnan natin, subhanallah, sa ngayon, dahil ang communication natin sa mga kapatid natin doon ay tuloy-tuloy, sa ngayon ay ang improvement po ng ating masjid
Dati ay walang aircon, ngayon ay nalagyan na ng aircon at sila na ay naghahanda itong Ramadan. At alhamdulillah brother ay nakaraan lang dalawang araw ay pininturahan nila yung buong masjid. Ganun, ganun yun. So, yung grupo natin dito sa Caloocan brother ay napaka-active dahil meron hindi ko naman ipinag-yayabang na meron mga milyonaryo na mga Muslim brother na ibig sabihin kasama natin na nagbe-maintain niya yun sa masjid natin. At mga balik Islam bro, mga balik Islam, milyonaryo dyan sa lugar. Bakit? Makikita mo na marami silang mga businesses niyan at sila ay sumusuporta talaga sa ikangay activities natin dyan sa masjid natin. Alhamdulillah. Mashallah, mashallah. Sana naman ipakilala mo kami sa mga kaibigan mo milyonaryo, baka magkaroon kami ng sarili masjid doon. So, siguro doon sa lugar mo, sa Samela, ang sa lingwahe niyo ay Ilocano, right? So, baka pwede mo silang bigyan ng payo, bigyan ng konting upahapyaw na sa parang Tagalog sa isang Ilocano. Baka isipin nila kasi Tagalog tayo ng Tagalog, eh, hindi ka mga Ilocano. Magsalita ka kaya Ilocano. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Iti nagan iti namaksua ng mga naasik in mga nagparabot unay. Kanya yung amin nga kakabsat ko nga agdingdingit na ito yung interview nang nangruna ka din iti kakabsat ko nga Muslim nga sapay na kuma at siya sunuman nga Muslim na Ilocano. At anadantay ko mga kanalaing na ito'y religion nga adagin niya tayo nga itinamarsok niya tayo nga ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat nga po ka na ngamin dahito'y itinted na nga pamati nga awatin na ngamin may sa itinus tayo so ni Allah subhanahu wa ta'ala naturalmente may sa itinilisyon na itinted na hangan ang itin sunat ni adung religion ngamin lumang itin sunat ni adung religion kaya't na nasawad isunat itin magbulbulukin niya tayo kaya makita yung may sa itinilisyon na itinted na isunat po na nakaroon niya inna dina inna lahi al-islam itikinapod muna itinilisyon itinamarsokin niya tayo at islam. So, kadigiti kakabsat tayo mo nga hampay ng Muslim. Kada kayo nga kakabsat ko nga Ilocano nga hampay ng Muslim, sa atay kong mga titikitan ti pabiyat-perdi dagiti dagdu mga tattao ti dagiti Muslim. Kas kung mga kadigiti media nga ibagbagada dagiti Muslim but iso na nagiti terorista, iso na nagiti ang magpatpatay ng tao kina dumapay, hakasta iti putpud nung susuro iti Islam. No digiti iti Islam kat peace, kapya, dahita iti may isang meaning kaya't nakasawad iti Islam, kapya. Kin may sapay nga kaya't nakasawad iso di pa nagtumpal, kin panagsunod, wano panagaramit iti paglintigan iti namarswa. Dahil iti eksakto nga kaya't nga sawad iti Islam. Iso nga, iti Islam kapya, iso nga, anyaman iti makikita tayo nga ibagbagada iti Muslim iso na din iti troublemaker, tinapod nun nakakapsat ko kung saan nga pun na ito ay dahil ngamin na ito Islam ko at iso ko at kapya. Kin, na ito Islam kakapsat ko ko iso na ito iti religion nga insusuro ni Heso Kristo. No at no, kaya't yung mapanagnakan na ito nga ibagbakin niya yun, kat basahin nyo nga lalaing iti Biblia. No, surutan tayo di yung basic yung muna nga susuro ni Jesus Kristo, makita tayo din iti putput no nga religion nga isuro ni Jesus Kristo na Islam. Tinan Islam, hanga
barbarong reliyon. Isa na ito yung reliyon ni Adan, yung tatay tayo, tatang tayo. Isumod na ito yung reliyon ni Noah, reliyon ni Abraham, reliyon ni Moses, reliyon ni Jesus Cristo, reliyon ni John the Baptist, at reliyon ni Muhammad, Bisbe, at ang Diyabol. Dahil yung ito yung reliyon na intindi, may isang Diyos tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, kadigiti ang aming na propeta o mensahero. Nga isyo yung reliyon nga awatin na ito, aldaw di pa nagkong mamati kayo minsan, dahil ito yung iti kinapot no. So, yaman lang niya yun, kahit na yung bagal daw yung amin namin. Masyaallah. Napaka-haba, but napakalaman ang kanyang mensahe. Although, hindi ko siya masyadong naintindihan, mamukmati ko ah, basit na. Ang nakakaintindi ako ng Ilocano, mga kababayan ko, sapagkat ako'y Pangasinense, Pangasinan. So, aking nakita na ang mensahe ng ating kapatid. So, titignan natin, napakarami ng mga kababayan natin na balik Islam. Hindi lamang po sa Sabena, hindi lamang po sa mga Sinan, hindi lamang po sa mga lugar na kung saan hindi naabot ng Islam. Napakarami yan, iba-ibang lingwahe. Ang Islam po ay reliyon. Tama kayong sabi ng ating kapatid. Ang Islam po ay reliyon ng Diyos nating Republika. Kaya iniimbitahan namin ang bawat sa inyo na pag-aralan ang Biblia na inyong pinahawakan sa inyong reliyon at pag-aralan nyo ang Islam. Huwag po natin pagbabasihan kung ano yung itinuturo lang ng Father dyan sa loob ng simbahan. Kasi kung ito lang sabihin ni Father, eh sabi niya, ang Diyos natin ay nag-iisa, sino ba doon? Hindi pa yung magkakaroon ng katanungan sa inyong mga isipan. So tayo ngayon, tayong mga tao, sa dyan nilikha tayo na may katalinuhan, may karunungan, gamitin natin ito para sa ating Diyos na paglikan at para sa ating sarili. Katotohanan, lahat tayo ay aabot sa katotohanan na mamamatay. Kaya pag namatay tayo, wala na pabalikan yan. Pag namatay tayo, pumapo tayo doon, hindi na tayo pwedeng pumalik. Kaya habang buhay po tayo, mamamatay. Ating panghawakan sa ating mga kapatid Muslim, hawakan natin ang reliyon natin, ang Islam. At sa mga hindi Muslim, tignan nyo ang inyong kinalalagyan at welcome po kayo sa pamapalatang Islam. Aming kayo inibitahan na pasukin ang katotohanan. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.